sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Romina, anong ginagawa mo dito? Yun din ang tinatanong ko sa'yo. Anong ginagawa mo dito at sinong kausap mo? Are you checking up on me? Nagtataka lang ako, Daniela. Para kasing magnanakaw yung kausap mo at bigla na lang umalis. Are you insinuating something? Hindi. Nagtataka lang ako. Inatanong kita, Miss Bartolome. Why do you have a copy of the exam in your bag? Ma'am, I have no idea kung paano yun napunta sa loob ng bag ko. Ma'am, you know me. I don't need to cheat to do well sa exams. Then why is this in your bag? Ma'am, sigurado ako na meron naglagay niyan sa loob ng bag ko to make it look like I'm cheating. May proof ka ba, Miss Bartolome, to support that claim? Take your things. We're going to the principal's office. But, ma'am! Now, Miss Bartolome. Everyone, please take your seat. Excuse me. Hello? Mrs. Bartolome. I hope this is a good time. Quite a perfect time, actually. How can I help you? I'm sorry, but you need to come to Maxwell. Kailangan ka namin kausapin about Marga. Why? Ano nangyari? Your daughter has been caught cheating. Mrs. Bartolome, and being an alumna of the school, alam mo kung ganong kalaking offense yun. That's impossible! Hindi magagawa ng anak ko yan. Sige na, I'll be on my way. But you better make sure mababaka pa ninyo lahat ng mga allegations against my daughter or else there will be hell to pay. Hindi yun magagawa ni Marga, Fatima. Eh, hindi yun matatanggap ng ego niya. Pero nakita naman natin lahat ng test papers sa bag niya. Hindi kaya may naglagay sa bag niya? Pero sino? Nadia, sigurado ko ba sa ginawa natin? Hindi ba dapat nag-stick na lang tayo sa plan na si Cassie ang dapat mapagbintangan? Anong ginagawa mo, Nadia? Priorities, girl. Priorities. Let's go. Rin! Let's move! Oo nga, Nadia. Sure akong alam na ni Marga na tayong gumawa. Dapat kasi hindi mo nalilipat yung copy ng exam sa bag ni Marga. Kinakatakot ninyo. If you think about it, Marga deserves to be out of the school. After all, siya naman nagnakaw ng test paper, di ba? Ano kapag idamay niya tayo, Nadia? Si Marga ang pinag-uusapan natin. Yes. She would never do that. And if she does, kailangan niyang aminin na part siya dito at siya ang mastermind. So just relax. This is preposterous! Hindi ko pababayaan na basta-basta niyo pagbintangan ng anak ko ng ganyan. Mrs. Bartolome. Marga has been consistently on the top of her class. She's been studying here ever since she was in grade school. Hindi niya kailangan mag-cheat para lang makakuha ng mga high grades. I know my daughter. That's why sinisiguro ng school na thoroughly investigated ang incident, Mrs. Bartolome. Ma'am, confident po ako na hindi ako cheater. Hindi ko po sisirain yung pangalan ko. And the reputation that I built through all the years sa school na to, para lang sa isang test paper. Ma'am, please give me a new test now. With a different set of questions. Sasagutin ko po yun and I'm sure that I will excel. My daughter is not a cheater. And the very least you can do for her right now is to give her a chance to prove that. Hey, anong nangyari? Saan ka galing? Ba't bigla ka nawala? May inaasikaso lang ako. May problema ba? Narinig ko kasi si Daniela na may kausap sa telepono. May file silang pinag-uusapan. Bunita, iba talagang kutob ko. Kaya sinundan ko siya sa lugar kung saan sila magkikita nung kausap niya.
Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, simula pa lang talaga, Romina, sinabi ko na sa'yo, may kinalaman yung Daniela na yan. Kailangan makarating ko kay Sir Robert. Bonita, wala pa tayong patunay. Wala akong konkretong nakuha dun sa pagsunod ko. Pagdating ko doon, umalis na yung kausap niya. Ni hindi ko matanong na maayos si Daniela dahil nagkaroon siya ng emergency bigla. Emergency o talagang tumakas lang siya para hindi siya tuluyang mahuli. Huwag na nating lokohin yung mga sarili natin, Romina. Hindi pa talaga nagbabago yung si Daniela. Ang mas nakakatakot pa ngayon, hindi siya harap-harapan kung lumaban. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin ang patunay. Siguro mas maganda kung simulan natin sa mga nakapaligid kay Daniela. Through the investigation, Marga. Mrs. Bartolome, we will get to the bottom of this. Wala po akong tinatago, ma'am. You will surely regret this once this is all over. Are we done? We will give you updates. Thank you, Mrs. Bartolome. Thank you. Let's go. Nandito? Opo, Ate Daniela. Nag-worry po kasi ako kay Marga. Ano nangyari, Marga? If needed, pwede ka mag-vouch para sa'yo. Alam po, hindi mo magagawa mag-cheat. Kasi pwede ba kahit ngayon lang stop being you for a moment? Kasi kung hindi mo pa nare-realize, mas pinapalala mo na lahat ng bagay. Marga! Padala mo sa legal. Kuya, pinatawag niya daw po ako. Magkita tayo sa office ko tomorrow morning. Gusto ko makausap ng legal. Bakit po? May resulta na po ba yung investigation? Kuya, wala po akong kasalanan. Sa opisina na lang natin pag-usapan yan. Let's make it official. See you tomorrow. Sige, salamat pare, ha. O, basta pag may racket, sabihan mo lang ako agad. Eh, kailangan na kailangan lang talaga, eh. Sige, sige, salamat. Kuya. Sino? Si tatay. Eh, lumabas, eh. Hindi pa nga bumabalik. Si nanay, bumili lang daw ng ulam. I-text mo na lang, sabihan mo huwag nang bumili ng ulam at may dala ko. Sige, kuya. Bakit mukha kang problema, no? Eh, nag-iisip ako ng pagkukunan ng pera para kay nanay. Huwag isipin yan. Tutulong naman ako, eh. Salamat, kuya. Bait mo talaga. Kahit alam naman natin na sa ating tatlo, ikaw yung may pinakamasamang loob kay nanay, ikaw din yung pinakanaapektuhan nung nawala siya. Tapos pag wala pa si tatay, ikaw nag-aalaga sa amin. Ay, wala naman tayo mapagpipilian nun. Tsaka kahit naman ang gawin natin, nanay pa rin natin siya. Ito na. Nag-text po si Kuya Jude. Ipagtabi na lang daw po siya ng ulam. Eh, hindi daw po siya makalis ng police station. Ah, eh, sige. Kunin ko itong dalawa, ha? Oh, bakit? Alam niyo pa rin po pala na ulo ng bangus yung gusto ni Kuya Jude. Naku, oo naman. Ikaw ang gusto mo. Chan. Oh. Kuya mo, itong buntot. Naaalala ko nun, pag namimili ako, puro na lang bangus para lang hindi kayo mag-agawan. Kasi pag manok, sigurado, leeg pinag-aagawan nyo. Carlos, kumusta na yung plano ninyo ni Daniela? Tuloy ba lipat ninyo?
Opo, Tay. Tinatapos lang yung exam si Marga para hindi nakaka-estorbo sa pag-aaral niya. Sus, ay kahit ano naman mangyari, Kuya, magtatap yung pamangkin ko na yun. Mana kaya hakin yun? Ano? Ikaw? Kailan ka pa ba naging top? Gino, ayos ka nga. Aral naman po ako nung maayos dati tayo eh. Tingin mo na yung kalokohan mo, kumain ka na lang. Nga pala, anak. Bakit naman kailangan niyo pang bumukod? Eh, di ba ang laki-laki naman ang bahay ni Sir Robert? Okay na yun ay. May trabaho na naman ako eh. Tsaka may trabaho na rin si Daniela. Mas mabuti na lumipat kami kaysa nakikipagsiksika kami dun sa mga. Eh, anak. Hindi naman kayo nakikipagsiksikan doon. Eh, ang kwento sa akin ng tatay mo, si Sir Robert bahay ngayon at nung una niyang asawa. Oh, eh, anak niya si Daniela, apo niya si Marga. Eh, siyempre, meron kayong karapatan doon. Kaya talaga tayo kung ano ng mga kinakwento niyo, ha? Mas mabuti na kami nakabukod kami para mas malaya kami nakakakilos sa sarili namin bahay. Iwas na rin sa gulo. Thanks talaga, Marga! Mami, hindi ko nang malalaw kung paano yun napunta sa magko eh. You want to know the truth? Dapat sa magdikasyon napunta yun! Kasi yun yung gusto mo, di ba? Gusto ko lang naman matagal si Cassie sa magko dahil yun yung gusto mo! Pero iba na naglagay sa magko kaya ako nahuli! Hindi ko naman gagawin yun kung hindi mo sinabi sa akin na gawin na lahat para lang matalo si Cassie. Tapos ngayon, you're blaming me for what happened. Daniela. Pinabibintangan na nag-cheat si Marga sa school. May nakita kasing kopya ng exam sa bag niya. Ano? Marga naman... Paano mo naman kailangan mag-cheat? Carlos, hindi. Marga is innocent. Papapatunayan yun. She already took the exam on the spot. Don't even bother, Mommy. Sanay na ako kay Dad. Parati lang naman yung worst side ko yung nakikita niya eh. Hindi totoo yan. Totoo siya, Mami. Dahil ako lang naman ito nag-hope na kapag may nangyari na ganito kayo, kagan yung kakampi ko ni Daddy. Kasi kayo yung magulang ko eh. And I thought that meant something. Mali pala ako. Marga! Mula dyan. Sige, iyak mo lang. Nabanggit sa akin ni Cassie kung ano nangyari. Laura, Dad, promise. Hindi ako nag-cheat. Hindi ko ginawa yun. I believe you. Buti pa kayo naniniwala sa akin. Pero si Daddy... Kung napagalitan ka man ng Daddy mo, I'm sure na bigla lang yan. Gusto ko lang sanang maintindihan mo. Marga, we adults make mistakes too. Minsan hindi lang namin alam. Pero once malaman naman namin yun eh, gagawin namin lahat ng paraan para maayos yung pagkakamali. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Yan. Ayaw ko kasing... Isipin mo na hindi ka mahal ng mami mo, hindi ka mahal ng daddy mo. Dahil lang dyan, alam ko mahal na mahal ka nila. And I'm sure of that. What is it this time, Mr. Wei? Well, I just thought na kailangan ko ipaalam sa'yo na I received the gift you sent me.
And I must say, I like it very much. Good then. But if you think that's enough, you're wrong. Because I want more. Much more. Daniela. Maayos na ilakad ko. Mukhang di ko na kailangan yung tungkod. Maayos naman yung recovery niyo, Mr. Bartolome. Kaya mabilis lang ang therapy session natin. Konting alalay lang ang kailangan. Salamat. Wala akong problema, Mr. Bartolome. Romina. Carlos, wag na. Tama na. Para sa ikakatahimik ng lahat, wag na tayong mag-usap. Baka makita pa tayo ni Daniela at respeto na lang kay Robert. Wala naman tayong ginagawa masama, di ba? Kahit na. At dapat ikaw yung mas nakakaalam na kahit wala kang ginagawang masama, napakadali kang husgahan. Di ba yun yung ginawa mo sa akin noon? Carlos, please. Umiwas na tayo sa gulo. Nakausap mo na ba si Marga after? No. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. And she probably hates me right now. Well, hindi mo rin naman kasi siya masisisi, Daniela. Alam kong gusto niyong mawala sa landas mo si Romina. But aren't you pushing Marga too far? Savannah, you have to push things hard for things to get moving. Okay. I'm just saying. Kasi baka naman lumayo ang loob ng anak mo sa'yo, Danny girl. That won't happen. I won't let that happen. Neil, wala kang ginawang masama, kaya hindi ka dapat kabahan. Pero paano kung... Huwag mo nang isipin yun. Ginagawan ko na ng paraan. Malalaman din natin kung sino talaga yung nag-leak ng info. Sige. Kausapin mo na sila. Ikaw ba yan? Kasama ang isang empleyado ng Tita Sardines? Oo, saan yun nakuha to? We had lunch once, pero wala na kaming contact ngayon. Tsaka ngayon ko lang din nalaman na sa Tita Sardis siya nagtatrabaho. We traced an email from your work computer. Pinadala sa isang email na associated sa Tita Sardines, Mr. Andrada. Parang nangyari yun imposible. Hindi akong may gawa nun. Hindi ko yun magagawa sa kumpanya, lalo na kay Kuya Robert at kay Ate Romina. And you know, of course. Bakit wala yung pangalan ni Marga sa list? I know, right? I have the same question. Asa kaya yung pangalan ko? Ba't wala dyan? Excuse me, Miss Bartolome. With the situation you're in, hindi ka namin pwede i-consider sa Maxwell Prime. So until ma-resolve ang issue at mapatunayan hindi ka talaga nag-cheat, hindi ka included sa list. But that's unfair, ma'am. Hindi po ba innocent before proven guilty? Hindi ba na-prove yung innocence ko dun sa test na tinake ko? It's one of the factors we're considering. But don't worry, pag naayos ang lahat, your name will be included again. Okay? Left po. Marga, ano ba? Ito talaga gusto mo mangyari, di ba, Nadia? Gusto mo talaga mawala yung name ko dyan sa leaderboard, kaya nilagay mo yung exam sa bag ko para ako yung mapahamak. Marga, huwag mo akong pagbintangan.
If you get caught, ibig sabihin nun, in danger na din ako since ako yung kasama mo. Bakit ka naman ipapahamak yung sarili ko? Oo nga, Marga. What if nalaman ni Cassie at siya yung naglagay sa bag mo? Salamat sa inyo. Hindi ko ito matatapos kung hindi dahil sa inyo. Wala yun, Ma'am Romina. Sulit naman sa overtime pay. Okay, guys. Tulad noong pinag-usapan natin, delete all your files in your computer para malalasan natin ang probability ng leak-off. Kayo ko rin naman na isa sa inyo may mangyari katulad ni Mia. Sa laptop ko naman ang master copy, so rest assured, wala tayong magiging problem. Okay, Ma'am. Do it now. Bonita, make sure sa board mismo ibibigay to, hindi yung sekretarya nila. At kapag nagtanong kung bakit naka-hard copy, inform mo sa kanila na yung possibility na may ibang nakakuha ng file. Yes, Ma'am Romina. Part of your life. Great. May pa ba tayong schedule? Maliban dun sa visit mo sa warehouse, wala na. Everything else naka-schedule na for tomorrow. Hindi ko na nakakalimutan yung warehouse. Hindi pa ba nakabalik yung manager ng warehouse? Naka-3 days siya na leave eh. Tapos pangalawang araw niya pala ngayon. Oh, sige, ako na mag-aasikaso nun. Pero kapag may problema dito sa opisina, tawagan mo ako. Okay, Mrs. Vice President. Guard this with your life. Yes, yes, yes. Okay, guys, thank you. You may now go. Is it true na nagpunta ka sa faculty room noong araw na yan, Ms. Bartolome? Yes. Ms. Bartolome, you have to explain kung ano exactly yung ginawa mo doon. This is a disciplinary hearing. We need all information na bibigay mo sa amin if you want to clear your name. Yes po. It's true. Nasa faculty room ako that day. I was there to consult with ma'am. But after the consultation, umalis na po ko kagad. Even our own teacher can attest na niminsan hindi ako lumapit sa table niya. There was no way na makakakuha ko ng kopya ng exam. Besides, pagdating naman po sa academics, excellent yung record ko. That's enough proof na hindi ko kailangan mag-cheat. Performance ni Marga sa klas niyo from the start. Kami nga po yung madalas na nagtatap sa mga quizzes eh. Kaya po imposible po na magagawa niyo yun. Yun din ang iniisip ko. Naki Ms. Bartolome kasi ang buong attention ko at that time. I'm sure yun yung time na nawala yung isang copy ng exam. Pero kung kausap niyo po si Marga, hindi niyo po yun makukuha. Unless... Unless what, Ms. Mondragon? Wala po. Pero salamat po sa time. Walang problema, Ms. Mondragon. Actually, I'm impressed sa ginagawa mong pagtulong sa kanya. We are all aware na may namamagitan sa inyong rivalry, pero here you are, ginagawa ang lahat para maging malinis ang pangalan niya. Ginagawa ko lang po kung anong tama, ma'am. Tapos na yung interview ni Marga sa disciplinary committee? Maybe, and I don't really care. Baka may sinabi siya about us. Wala naman siyang proof if ever na may kinalaman tayo. It's her words against ours. So may alam na kayo sa nangyari. And so, what are you going to do? Or better yet, may magagawa ka ba? Bakit ba kayo ganyan kay Marga? To think na hanggang ngayon pinagtatakpan niya kayo. Pinagtatakpan? Cassie, wake up! Kung meron man pinagtatakpan si Marga, sarili lang ngayon. It was her plan to begin with. Ano ibig mong sabihin? Siya ang may idea na nakawin namin ng kopya ng exam. And her target was you. The only thing is, wala naman talaga akong pakialam sa'yo. So I switched it at nilipat ko sa bang ni Marga. Dapat nga nagpapasalamat ka eh. Because I saved you.